Anywhere you are, I am near. Anywhere you go, I'll be there. Anytime you whisper my name, you'll see how every single promise I'll keep. 'Cause what kind of guy would I be if I was to leave when you need me most? What are words if you really don't mean them when you say them? What are words if they're only for good times, then that's all? When it's a love, yeah, you say them all, all those words, and they never go away. They live on. No, I don't know. Hindi sa lego mo amit ng ganito. In this world full of people, I thank the Lord because He gave you to me. Hashtag me for everything. Thank you.
Thank you.
challenges, difficulties, and surprises. Do not think that you have made it when you are married and that you can now take one another for granted. Anyway, you are now married, most of the couples would think about it, and so life goes on and many will turn their attention to something else. Ang mga lalaki sa trabaho nila napofocus. At ang mga babae naman ay nawawala na yung sweetness na dati ay nung dalaga pa ay naroon. So they say na kapag malalaman mo ang couple kapag ito ay mag-sweetheart, kasi ang lalaki, alalay ng alalay sa babae kapag siya ay naglalakad. Pag ganoon daw ay mag-sweetheart pa lang. At kapag nauna na yung lalaking bumaba ng jeep at tumawid at ang babae pababa pa lang, ay alam mo ang sitwasyon, mag-asawa na yan. Ganoon daw po tayo, no? So I think that is a sad picture of marriage. Marriage is not the contract or the ceremony. It is your life together. It is made up of the sunny as well as the stormy days, of moments of sweet togetherness and of times of misunderstanding and even bitter conflict, of the downtimes and the thrilling times, of the days, months, and years that forge your souls together until at last you would come to the sunset years of your life still clutching each other's hand firmly, saying to each other, thank you for being such a wonderful companion for the entire journey. So I say, I've said this to you, Jose and Mildred, continue the courtship. Ang sabi ko po ay hindi ako magkakasal ng isang couple na hindi magkukumit na sila magliligawan pagkatapos ng kasal. Kasi tayo mga Pilipino, nagliligawan ang sweet-sweet forever ng forever kapag nagliligawan pa lang, pag hindi pa kasal. Pag kasal na, wala ng forever, tapos na. Okay? So, you have to commit yourself to that. It is your marital duty to keep your spouse falling in love with you for the rest of her or his life, just as it is your eternal duty to love no one else but your spouse. Can you say yes to this, Jose and Mildred? It is a sin to take your marriage for granted, just as it is a sin to take your relationship with God for granted. Paraphrasing this truth through the eyes of a woman, Jose, it means, do not forget the important dates in a woman's life, her birthdays, the anniversaries, and the other memorable dates. Ang babae ay historical. Diba? Nung araw, tinatawanan ko ito, pero nag-asawa ko, I tend to forget dates. Not that men don't love you when you forget the dates, but the fact is, nalilibutan natin yon. Pero yung value nung date na yun, naroon pa rin sa atin. Pero still the same, Jose, I do not forget the dates, those important dates. Okay? Think about the simple things that has hooked your partner to you and continue doing them. Jose, bulahin mo na ng bulahin si Mildred. Okay? Dapat ang mga lalaki mabola sa asawa. Walang mali pag binubola ang asawa. Ang mali ho, pag ang binubola niya, hindi niyo asawa. Delikado yon. Pero kapag ang asawa mo, binubola mo, what I mean is this, be generous with words. Tayo mga lalaki, pag minsan ay, I love you ng alak, hindi pa natin masabi. We cannot be affectionate. Sometimes, ang buhay napakahirap, we have to be tough in order to survive. But then, we need those softness in order to really survive. And we have to be affectionate enough. So marriage is more than the ceremony. It is your life together. At the end of the day, you will draw what kind of marriage you will be making for the day that will come after this. And I hope that you can paint a better picture of your relationship each day that comes. Amen? Jose and Mildred? Marriage is the union of two souls. In the words of God, they shall become one flesh. Okay? There is a paradox here. You are two beings yet one. Some understood this to mean that they are to merge their personhood with their spouse's personhood and totally lose their individuality. But this is their interpretation and never the Bible's interpretation. The word in the original is the very word used to describe the oneness in the Trinity. They are one yet distinctly three. So it is with you. You will be one. The two of you will be one, yet distinctly yourselves is still the same. Yes, there is a mystery in this oneness because this is a oneness coming from God Himself. So I would say, do not give up your personhood or else your spouse loses the person he or she marries. In the words of the great Lebanese mystical giver, sabi niya, let there be spaces in your togetherness. Perhaps you've heard about that or read about that.
Let the winds of the heavens dance between you. So I say, maintain your distinction as you and you. But at the same time, the I and you becomes the we. You two are one. Considering the other part of yourself, considering the other as part of yourself, her pain, Jose, becomes your pain. And his joy, Mildred, becomes your joy. The best way to love yourself, Jose, is to love your wife. As the saying goes, ito po itong mga lalaki, no? Mga husband, a happy wife is a happy life. Tama ba yon? Agree, mga lalaki, mga asawang lalaki? Pwede niyo bang sikuhin yung asawa niyo kung di sumasagot? Okay? Yes, that's true. I have personally attested, I can personally attest to this. Kapag ang wife mo ay masaya, magiging masaya ka. It will be a glorious experience for you because a happy wife is the best partner in the world. Pero kapag ang asawa mo siya hindi masaya, hindi ka rin magiging masaya. Gagawa siya ng paraan para hindi ka masaya. So magkasama talaga kayo. Yan ang babae. Gusto niya magkasama kayo. Hindi kayo masaya? Hindi kayo masaya. So pag masaya kayo, dapat magkasama rin kayong masaya. So the Holy Book talks about the blessing of holy matrimony. Two are better than one. Advise all men here. Okay? By all means, marry. Kayo po mga single na lalaki dito, mag-asawa po kayo. Okay? Nung ako po ay binata, ay married late. Akala ko nung araw, it's better off not to marry. I see somebody at the back, standing. But then I realize, mas maganda. I'm not giving this advice after this. By all means, marry. Single men. Okay? If you will be so fortunate to marry a wonderful and a loving wife, then you will be happy for the rest of your life. Wow, look at that blessing. But if you marry the opposite, say for example, she's not wonderful, she's even sort of a burden to you, it still is good for you because it will drive you to pray more to God each day that you live. Diba? Kapag maraming trials sa buhay, dasal tayo ng dasal. Okay? So by all means, marry, if I would say that. Okay? By all means, marry. So number three, it is the presence of God in your relationship. Marriage is that. Marriage, before it ever becomes a legal matter, has been a spiritual one for ages. You do not get married by simply signing a piece of paper. You become a husband and a wife because God has blessed your relationship and has promised you His presence in that relationship. Just as in the story of Adam and Eve, it was God who brought them together. And so it is only through God that the two of you can also stay together. To see God in your relationship means that you have taken the role of a spiritual guardian to your partner. Jose, you are a spiritual guardian to Mildred. And Mildred, you are also a spiritual guardian to Jose. That just as you are guarding the faithfulness of your spouse to you, you're also seriously in guarding your partner's commitment to God. Can you say amen to this? It also means to make sure that for all your effort to make your spouse continually falling in love with you, you are to make sure that the supreme love of your spouse is not for you, but always for God. Can you say amen to this? And so let me ask Jose. Jose, before God and before these witnesses, do you take Mildred to be your lawful wedded wife, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer, for poorer, in sickness and in health, to love and to cherish till death do you part? Jose? And to Mildred also, before God and before all these witnesses, do you take Jose to be your lawful wedded husband, to have and to hold from this day forward, for better and for worse, for richer and for poorer, in sickness and in health, in love and to cherish till death do you part, Mildred? And so with that, I pray that may your days be filled with love for one another. May your hearts provide each other a shelter when the storms of life come beating hard. May laughter abounds and joys be heard in your home. May you be given seeds that will make you deeply understand the infinite love God has for His earthly children. And may the God of heaven be with you each moment of your life together. Amen. And now I will ask you to make your personal vow. Ay, akala ko po, di ko na.
It's been 2 years. Almost 2 years. Since we prayed for this day. And yes, I'm so glad that God had allowed the sun to rise on this day. It just means that we should be celebrating for this day. We should be more than happy. Kanina ang lakas ng ulan, but now the sun is up. And yes, the same thing also in my life. More than 2 years, or 2 years of praying for a helpmeet, as the Bible said. And now, I'm standing before the one that I've been praying for. Truly, God is very, very true through His promise. That He has prepared someone for each and everyone. It is just how we will meet that person. Tama yung sinabi ni Pastor kanina, ang tagal naming pinagpe-pray that she will come, that for that one. And many of the people here knows about it. Diba? Jerome? Diba? Yes. And here I am now. Kung for the past few weeks, ang inaabangan ng mga tao is yung mananalo sa loto, I am more than that person na mananalo sa loto na yun. Kahit ilang billion pa yung pre-premium na yun. Yes, higit pa sa loto, Pastor. Tama. And so, I'm going to devote myself to be a servant of this lady in front of me, of Mildred. I'm not going to promise anything, but I'm going to pray harder each day in order to make this marriage life that we will enter into a happy and more God-centered life in the coming days. In the coming days, in the coming months, in the coming years, until walang the end eh. Until He comes. Until God comes. And that's what I'm going to do. And I'm going to and that's my vow for my wife. Na nosebleed ako. At wala ka rin kodigo. Ako meron. Wait lang. May bulsa ako. Yan. 500 words lang ito. Wait. Oo. Sige. Salamat sa nakaka-touch na vow. Na-touch naman ako. Aasahan ko yun. Oo. Ako naman.
idadaan ko muna sa makabagbag damdaming kanta. Papakinggan mo yung lyrics kasi ito yung magkangaiyak, maiyak ako. Pakinggan mo yung lyrics ha. Common na to pero ito yung toko. Itong awitin ito ay para sa'yo. Sinto na dumantong mga pangako sa'yo. Ang gusto ko lamang kasama kang tumanda. Buhatin kita pag may rayo magandaw kung sarap isipin kasama kang tumanda. Sasamahan kahit kailanman, may git ko mulang di mabilang. Tatlumpung araw sa isang buwan, umabot man tayo ng 3,000. Last part. At nangangako sa'yo, sabay ng aking oo. Naalay sa'yo buong puso ko. Pakinggan mo to. Excited na ako, lalo na mamaya. Joke lang! Ulit. Excited na ako kasama kang tumanda. Di pa tapos. Summary yun. Okay, kodigo. Yan. Katulad nung sabi ko sa song, excited na akong kasama kang tumanda. Excited na akong makipagparamihan ng wrinkles. Pero alam kong madadaig mo ako doon. Susuportahan kita sa mga plano mo. Yung fruit diet mo, ready na ako doon. Bumili na ako ng 6-in-1 juicer para healthy living tayo. Para mas mahaba ang buhay. Tapos, nag-google na rin ako ng iba't ibang combinations ng prutas na masarap i-juice. Kasi gusto mo lang pineapple juice. Yan. Basta, sa lahat ng pagkakataon, magiging magkasangga tayo. Yan. Hindi ko akalain na, ay, nakakaiyak. Aabot tayo sa araw na to. Oo. Nung hindi ka pa kasi nagpapakit sa akin, sabi ni Pao, baka ikaw na raw. Tapos sabi ko, huwag naman. Oo. Hindi pa tayo close noon. Ang prayer ko kasi noon, bigyan ako ni Lord ng matangkad, mapagmahal, God-fearing, tapos may sense of humor. Oo. Well, binigay niya naman. Kaso nakalimutan ko yung specify na dapat yung jokes, hindi corny. Oo. Iba talaga si Lord pag siya yung gumawa ng paraan. Kaya, andito na tayo ngayon for our next chapter. Excited na ako makita yung almost carbon copy mo. Almost lang. Para hati tayo. Oo.
Kunyari, sa'yo yung pilik mata, akin yung mata, ganon. I may not be the best mom and wife in the world, but I promise I will be the best mom and wife sa bubuin nating family. Palagi kong pagdarasal yung guidance ng Lord sa atin para maging harmonious tsaka masaya yung family natin. Alagaan kita, tulad ng sabi ko sa song, alagaan kita. At yung mga twins natin, huwag ka nang umangal, twins yun. Oo, hanggang maging maputi na yung lahat ng buhok natin. Meron na akong 5. Alam ko sa'yo mga 53, ganun. So mahaba-habang panahon pa. I love you. I said yes to forever last year. I will say I do today. I already said I do today. And I will always say I do to love you and support you until our Lord comes again. Yan lang. Pang kiss. Wala pang kiss. Sandali. Medyo bibilisan po natin yung takbo ng program para... Yeah.
presence, it will never increase. Lord, pour in each other's heart the love that you have so that they can always be accepting, understanding, caring, and forgiving for one another. But most of all, Lord, we pray that may their faith in you increase in every way possible as they live their lives together, so that they can also be stronger in ushering and in guiding one another into the heavenly home. And also, so that as we wait for your second return, they will also be a couple waiting for you to come in the clouds of glory. Lord, we also pray for the families that are present right now, these two families. May you give them the understanding and the grace that they can be supportive of this marriage. And may they be a sheltering community, understanding community for this couple, Lord dear God. We also pray for each one of us here, Panginoon. Kami po. The material blessings that the couple and the family would need, Panginoon, bigyan po niyo sila. Huwag silang hahayaang magkulang sa pangailangan. Gawing laging maraming pagkain sa lamesa at masustansyang pagkain, Panginoon. At ganun din, isang matatag na bubong sa taas ng kanilang mga ulunan. Pinapalang din namin ang kanilang mga kalusugan. Nawa ay patuloy itong lumakas at umigi sa kanilang pagsasama. We also pray for their love for one another. Panginoon, help it to increase. But we do believe that without your presence, it will never increase. Lord, pour in each other's heart the love that you have so that they can always be accepting, understanding, caring, and forgiving for one another. But most of all, Lord, we pray that may their faith in you increase in every way possible as they live their lives together, so that they can also be stronger in ushering and in guiding one another into the heavenly home. And also, so that as we wait for your second return, they will also be a couple waiting for you to come in the clouds of glory. Lord, we also pray for the families that are present right now, these two families. May you give them the understanding and the grace that they can be supportive of this marriage. And may they be a sheltering community, understanding community for this couple, Lord dear God. We also pray for each one of us here, Panginoon. Kami po yung magiging community ni Mildred sa kani Jose. Sana po ay maging mabuting kaibigan kami sa kanila. Sumusuporta sa kanilang pagsasama. At nawa po ay kaming lahat din dito ay maunawaan namin ang hiwaga ng iyong pag-ibig na iyong binibigay sa bawat puso sa amin. Thank you, Lord, for this moment. And may it be that as they have made this vow today, that your blessing and grace be with them for the rest of their life together. In Jesus' name, amen. Jesse Alcantara and Jesus Elendago. I pray to cherish and serve her. We'll bring you glory today. I pray to hear her heart. I pray she'll love you more. I pray to cherish.
I have the honor, mga kaibigan, ladies and gentlemen, at pwedeng kayo tumayo. This is Jose Mildred Cabello. Pwede ba palakpakan natin sila? Okay. Jose, pwede mo nang kamayan si Mildred? Okay, okay na po, no? Okay na? Hindi po daw, mali daw po yung aking ginawa. Okay, I stand corrected. Mildred, no, not Mildred, sorry. Jose, yeah, you may now kiss your bride. Hindi ko alam kung kasama to sa practice ninyo, pero I hope that you can make it quite good for the camera. Saan po ba yung mga camera dito? I think we have to repeat that. Let's, ang haba ng aming paghihintay sa program, tapos yun lang yung aming makikita. So let's make it, more exciting. Okay na yun? Camera, okay na yun? Is that good enough for the, If it is good enough, then can we give it one more? I think it's the demand of the community right now. Sila? Jerome and Myrtle, lakad na, lakad na. Ayun, lakad muna, lakad muna. And dance. Bago yun ah. Kasama mo yung partner mo, balikan mo, iniwan mo eh. O, take two tayo, take two. Ops, ops, ops. Pause. Take two ah. We won't proceed until you do what is asked of you, okay? Once again, ah, di po tayo makakain nito, pare. Okay, sige. Entrance. By pairs, don't leave your partners kasi po masakit yung maiwan sa ere. Okay? When you reach this point, 5 seconds lang. Sayaw-sayaw lang, kahit ano, anything. Best or worst dance step, yung mga pang ano, yung mga pang akit, ganun. Okay, ready? Ready, ah? Okay na tayo, ha? Kaya man na to, pare, ha? Myrtle Olikino! And dance! Classy! Thank you so much. Please join us on stage. Standby lang tayo dyan. Men, on this side po tayo. Yung guys on the other side, and women on the other side. There we go. Okay. Kaya, dapat lahat. Iba-iba yung steps, ha? Huwag gaya-gaya, ha? Ayoko yun, ha? For our next pair, we have Ed North Halog and Charmaine Ocon. So say Geronimo, say Geronimo. Konting palakpakan naman dyan for Ed Raj. You know. Hey! Ayos yun, brad. And dance! Medyo sabay, oh! Uy! Millennials, oh, good job, guys! Up next, we have this time, Rayuga. And dance! May pag-ganyan, pinaghanda, ah! Parang baliktad yata. And... You know, medyo sabay, oh. Medyo lang. Thank you so much. There you go. One more big hand for all of our ito, no? Male versus female. Tapos meron tayong actual prize for the winning team. Pakilabas po yung prizes natin. Once again, meron tayong actual prize for the winning team, okay? So will it be the men or the women to go first?
To the side, very simple lang, Sir Jack and Poylan tayo with the matron of honor. To the side, who will go first? Yung loser will go first. Okay, ready? Jack and Poy Finals 2018, round 1. Once again, isang bagsakan lang tayo dito in 3, 2, 1, and... Mam naman, again, ready? 1, 2, 3, and... Okay, there we go. So, gentlemen, first gentlemen, take your positions. Lapit po tayo dito. Once again, na taga saan challenge lang po to. So, adlib-adlib din tayo. Meron silang battle plan pa na ba, Brad? O, yung budots, pare, yung budots. Kumbaga, talagang basta pinakamalakas yung energy, pare. Pag mas munta nga, mas maganda. Okay? Ready, ah? Okay tayo. Sige, ano? Make your plans na make your plans. Meron silang battle plan, no? Siguro mga 30 seconds lang muna for them to get things ready. Okay. Career nga talaga, okay? Ito. Inausap niya. Talagang kinakadir po nila. May premyo kasi. Okay. Okay. Male entourage. Taga saan kayo? Sa puso mo! Sa puso mo, DJ! Wait lang, wait lang. Parang di yata nangyari yung plano, no? Ano ba yung battle plan, pare? Okay, sige. Take 2 tayo. Take 2, ah. Take 2. Take 2 tayo. Take 2, ah. Take 2. Ops, ops. Take 2, take 2. Okay, sige. Okay, sige. Take 2, take 2, take 2. Ay, sorry, pare. Take 2, ah. Once again, ah. Talagang energy, ah. As in, sobrang taas na energy, ah. Okay, take 2, take 2. Para sa prize. Ready? Silence, silence. Male entourage, taga saan kayo? Sa puso mo! Sa puso mo, DJ! Alright, there you go. One more big hand for the male entourage. Based sa palakpakan ng mga guests yung winner natin, ha? So yun po yung contestant number 1. And now for candidates ng Miss You, ay ng ating ano, Budots Challenge. Shut up po. Please join us here. Okay, okay. Silence, silence. Silence lang. Female entourage, taga saan kayo? Anyone! Anyone! Sabay din, no? Medyo. Okay, okay, sige. Let's ask the guests who were the better dancers based on your applause. Wait lang kayo, bawal kayo pumalakpak, ha? Bawal kayo pumalakpak, bawal kayo pumalakpak. Dapat yung guests natin, ha? Okay, guests. Guests. Was it the male entourage? Or was it the female entourage? At dahil dyan, meron kayong... Ano po? Chocolate tiramisu each. Also, lahat kayo ay merong isang unlimited buffet later on tonight! Congratulations! And now, ladies and gentlemen, let me ask you, are you excited to see our newlyweds? Marriage para sa inyo, sir. Para po sa inyo, ano po yung kasal? Ano po yung ibig sabihin ng pagiging kasal? Para sa akin, ang kasal ay para makita yung pag-ibig bawat isa. Tama. Tama, sir. Tama, pare. Ayun talaga yung marriage, no? Tapos si ma'am, parang feel ko si ma'am maraming mga words of wisdom, eh. Ma'am, auntita,
Tita, para po sa inyo, tita, ano po yung marriage? Of course, marriage is a bond between a woman and a man that loves together for better or for worse, in sickness and in health, and of course, till death do us part. Ayun po yung marriage vows, no ma? Maraming salamat po for sharing that with us one more time. Thank you so much. Okay na ba? Mildred Cabello. Wait lang, oops, parang nagkulang daw yata yung palakpakan natin, Kailangan daw kasi mas malakas pa yung palakpakan. I give you, ladies and gentlemen, mga lalaki at mga babae, mga kaibigan at mga kamag-anak, lahat ng mga nagmamahal sa ating newlyweds, for the very, very first time in the history of the universe. Ito na po. Ito na po talaga ang ating dalawa na naging isa. Ang ating bagong kasal na kay ganda at kay gwapo. Na talaga po ay nilikha ng Panginoon. Mga kaibigan, bago natin sila i-welcome, konting palakpakan muna para sa Panginoon for making this love possible. Okay? Konting palakpakan naman din para sa mga magulang ng ating newlyweds who made them possible. And of course, this special day would not be possible without all of you. A very big hand for yourselves. At syempre, palakpakan rin po para sa mga magulang ninyo. Dahil kung wala po sila, wala rin po kayo. Eto na talaga ang pinaka hinihintay nating lahat na momento. Hindi naman sa buong buhay natin, pero sa araw lang na to. Yung pinaka entrance ng ating newlyweds. The two who have now officially become one, and they have surrendered their life to each other. From this day onwards, lahat ng mga gagawin nila, lahat ng mga gagawin nila. At siyempre, lahat ng mga gagawin nila ay gagawin nila ng magkasama. Dahil sila po ay magkasama habang buhay. Tama ba yun? Yes! At ang habang buhay ay walang hanggan. Tama ba yun? Yes! Yahoo! Check. At yung walang hanggan ay forever. Tama ba yun? Yes! Yahoo! When I say merong, you say forever. Merong! Oh, yeah! Mabuhay ang Pilipinas! Ito na po. Lahat ng mga gagawin nila ay gagawin po nila ng magkasama. Lahat ng mga gawaing bahay, mga gawaing ginagawa sa labas ng bahay, at mga gawaing panghabang buhay. Ladies and gentlemen, mga ninong, mga ninang, mga kaibigan, mga churchmates, mga workmates dati, mga workmates ngayon, tumayo po tayong lahat muli.
as we now officially welcome our newlyweds for the very first time tonight, a baby hand for Mr. and Mrs. Jose and Mildred Cabello. Jose and Mildred Cabello. At this point in time, you may now take your seats. Thank you so much. Happy. All the feelings. Nervous, excited, happy. Tsaka may konting ube, no, sir. Hello. Bad joke. And how about you, Mrs. Mildred Cabello? How do you feel on your wedding day? Happy because I can see the people who love us, and happy kasi meron na akong tagaluto. Gusto ko yung happy ni ma'am, para ano, happy. Tagaluto, no, sir. Ayan, congratulations for your promotion, sir. At dahil both of them are very happy, ano yun? I think I can hear some glasses being clinked. You want to see a happy kiss? Agad-agad na naman from our newlyweds. O, sige, okay lang. Pero wait lang. Siyempre, dahil artistahin yung couple natin. Let's have a Hollywood-level kiss. Yung pang-Korean drama. Yung pang-MMK. Let's have our bride. Please close your eyes. Close your eyes. And I want you, Sir Jose, to slowly, surely, and seductively, konti lang, slight, mga 5%, put your lips on hers. Ready? In 3, 2, 1, go. Kiss me, I'll be by, so kiss.
A very big hand once again for Jose and Mildred. And now at this point in time, meron tayong special video to show you as we move forward. We're gonna be taking this special moment. And of course, post them online. Now you can really see the teamwork between Jose and Mildred. It only takes them around 5 minutes to cut cake. Now we have a humongous slice. There we go. One more big hand for our newlyweds. The larger the slice, the more the prosperity in your life. So make that slice as big as possible. Buong cake na yata yan. Nag-diet daw si ma'am. Wag yan. Okay. Ready in 3. Sige, sir. Slice natin ng konting-konti. Ayan. There we go. Make that slice as small as possible na lang. In 3, 2, 1, and... A very big hand for Jose. And now, Mildred, it's your turn para gantihan si Sir Jose. Make that slice as big as possible. To show na kung ikaw ang asawa ni Jose, hinding-hindi siya magugutom. Okay, there we go. In 3, 2, 1. And now with cakes in your mouth, one quick kiss. In 3, 2, 1, and go. Ayan, hindi kailangan pilitin. One more big hand for Mr. and Mrs. Whoever finishes his or her drink first will have control of your marriage. Once again, whoever finishes the drink first will have control. Wait for my signal. Ready? In 3, 2, 1, and go. Ayan, at pantay po siya. Sabay sila, which means this marriage will be something that will be hand in hand, no? Wala po tayo, Sir Jose. And this time, Mildred, I want you to slowly, surely, and a bit seductively, put your lips on his in 3, 2, 1, and go. There we have it. Isa pa, mamaya na. Kain muna tayo, di ba? And for our last ceremony before dinner, we'll be having our butterfly release. Prayer. We would like to continue our celebration as we enjoy this fellowship, this ceremony of Jose and Mildred's wedding. Bless our food, Father, that you gave to us. We ask all these things in Jesus' name. Amen. Iti nabit nga, iti napalabas apa nagkadkadwa mi kan Jose. Inkarkararag ko isuna, Ma'am Mildred nga, nga itad ni Apo Diyos DJ talaga para kanya na iso nga adtoy na kita nga nakaimatang tinted ni Apo Diyos para kin ni Jose iti masaok lang ket iti panagasawa madaan ko ma iti mabuyugan iti panagtunos at iti kinapakumbaba ken kang runaan na anak ko ket iti uneg iti panag denayo kini Jose ipanyo kuma ni Apo Jesus akas sentro iti panagbayag yo. God bless. It's like a battle where you sleep with your enemy. Joke lang.
So, ano na lang, iklian ko na lang, biblical, sinasabi doon, go ye therefore and multiply. Yun na lang. Not multiply, then go. Okay. Yun lang, may God be the center of your relationship. Congratulations and best wishes again. Maraming salamat, ate. And go and multiply. Dapat bukas na bukas, meron na po tayong anak. Lord, kaya natin to, Lord. Ayan. Mga ano? Para malakas yung tuwad mo. Okay, sa pagkakalam po na, ay sa, di po pa, alam po kasi na mga kamag-anak ko to, pero para, guys, ko lang yung parating sa inyo na meron akong isang the best na kuya. Bakit the best? Kasi mas matalino siya sa akin. Magkasunod pa kami. Kapag tapos na siya ng grade 4, binibigay niya sa akin yung mga notes niya. Binabasa ko na lang. Yan tinatawag nilang basyang. May lola basyang ako kasi alam ko yung mga libro ni kuya, alam ko yung mga notes niya. Tapos kapag pinapagalitan na kami ng mga magulang namin dahil hindi kami nakakabasa, si mama ko kasi hindi ka patutulugin hanggat hindi mo nasasagutan yung mga assignments mo. May second floor kasi kami. Sa hagdanan nandun si kuya. Kapag hindi ko nasasagutan, 5 plus 2, sabi ni mama ko. Hindi ko alam, palo. Hindi ko talaga alam, palo na naman. Titingin ako sa taas, nandun si kuya. Ginaganon yung kamay niya. 7. Dahil. 7, mama, 7. Huselito, matulog ka na. Sabi ko na, huwag mong tutulungan doon kapatid mo. Sabi nga nun. Ganon yung kuya ko kasi. Hindi niya gusto na nasasaktan ako. So, tingin ko, kay Mildred, maswerte siya kasi alam ko na hindi siya sasaktan ng kuya ko. Pinapakita mo pa rin na nanliligaw ka sa kanya. Yung kahit lollipop lang na binibigay mo, simpleng bagay pero nakakapagbigay ng saya. Huwag kayong matulog na magkagalit kayo. Dapat nag-uusap pa rin kayo. Hindi yung, ay, outside of the kulambuka ngayon kasi galit ako sa'yo. Huwag ganun. Kasi kapag pinapatagal yung sakit o yung anger sa bawat isan, nasisira or natatanggal yung pagmamahal eh. So dapat, bago kayo matulog, pinagpag-uusapan nyo yung mga bagay-bagay. Sabi nga nila, sabi rin ni Pastor kanina, kahit napakabuti ng asawa mo, pagpasalamat ka sa Diyos. Kahit napakasama na ng asawa mo, magpasalamat ka pa rin. Kasi hindi naman lahat araw-araw piyesta. So dapat meron din mga problema yung darating at dapat magpasalamat pa rin kayo dahil matatag kayo at nagmamahalan. At panghuli, Joselito, huwag mong kalimutan yung date. Yung date na kung kailan kayo kinasal, anibersaryo, baka kapag nakalimutan mo yun, lagot ka. Hindi lang pingot, palo sa puwet, o kaya naman, ano yung, anong gagawin sa'yo, baka labas kondo ka. Hindi ka makakapasok. Okay. So, yun lang po, magmahalan kayo. Alam ko naman na gagawin niyo ang lahat, mag-work lang yung relationship ninyo. May God bless you. Hi, Mildred. So, in behalf of your UBE family, the Ultimate Bonding Experience family, we're so proud and we're so happy na finally, Mildred found his one true love. So, Jose, welcome to the UBE family. So, we hope na alagaan mo si Mimi more than we give to her. So, kay Mimi naman, I hope, ganun din, diba? So, ang mapapayo ko lang kasi, I've been married for 3 years. So, marriage is like a merry-go-round journey. So, meaning there are ups and there are downs. But it doesn't mean na pag nasa taas siya, nasa baba ka. So, dapat along the journey, sabay kayo lagi. Pag may naiwan, hihintayin mo siya. Lagi kayong sabay. And never kayong mag-i-slip na hindi nyo pinag-uusapan for whatever reason yung naging experience nyo or kung ano man nangyari sa inyo day-to-day. Kasi communications is the best recipe for a successful marriage. So, congratulations again and we're so happy for both of you. Thank you.
Maraming salamat, ma'am. Ayun, no? So dapat sabay kayo palagi sa ups and downs. And of course, we still have... Ma'am, ayun, huwag ka mahiya, ma'am. Ayun, lapit tayo konti para mas close tayo. Ayan, sige po, ma'am. Ayan, there we go. Konting palakpaka naman for Miss... Hindi ako prepared. good evening. May kwari ko. Good evening sa inyong lahat. Una, best wishes sa newlywed couple. May the love that you share together will be without end. And sa totoo lang, natutuwa ko kasi nakikita ko si Mildred na super saya. Naiiyak. feeling ko di pa ako ganun qualified na magsalita about marriage kasi syempre kakakasal ko lang din. Since wala naman akong masyadong masasabing tips, magkukwento na lang ako konti. si Mildred as a friend. Meron kasing instance nung grade school kami. Grade 4. Alam niyo na yon. The next thing I knew, nasa forest ako, umiiyak. Tapos, si Mildred yung nandun para sa akin. Para i-comfort ako. Kaya, masasabi ko lang, swerte mo sa kanya. Kasi, ba't naiiyak ako? Kasi super bait na kaibigan ni Mildred and hindi kanya iiwan sa iyo. Tapos, medyo ano to. Nung, I don't know kung grade 5 to or 6, Girl Scout, enough na nga to. Ayun. Na, ano namin na maligo, gabi na yun eh. Camping kasi. Ngayon, sa grade 6 section to yung room na yon. Nung gabi na yon wala kasing ilaw dun sa CR na yon. So sabi namin sabay-sabay kaming maligo. I don't know, pero ayaw niyang basain yung buhok niya. So sabon, sige buhos-buhos siya. Ingat na ingat siya na huwag mabasa yung buhok niya. Tapos nung matatapos na kami, kumuha siyang tap. Sabi niya, last! Tapos binasahan niya din yung buhok niya. I don't know. Ayun, super funny nung masayang kasama to, si Mildred. Tsaka, hindi niya nakakalimutan yung birthday. Matanda yun siyang tao. So, ayun. Alam niyo naman pag sa FB, di ba, nakikita niyo yung kapag birthday ng friend niyo, so babatiin niyo. Pero siya kahit hindi niya nakikita may nagpo-post kasi parang inano ko yung option na yun na makikita yung date of birth ko. Pero ibahin niyo si Mildred kasi alam niya yung birthday ko. I don't know, may listahan siguro siya. Ang isa lang na papayo ko, which nasabi naman na nila, ang gawin yung sentro ng relasyon nyo ay ang Diyos. And also, kay Jose, huwag mong kalimutan, happy wife, happy life. Best wishes sa inyo lahat. Thank you so much, Lalaine. Huwag ka naiyak. Ayan. So if you want to make Lalaine happy, no? Basain mo lang yung buhok mo at... Ayan, napakagaling naman. Sa bisa at kapangyarihang iginawad sa akin ng mga kasama ko sa Chinese church, sa U-Belt. Ayan, congratulations at God bless sa inyong dalawa. At gusto ko rin ipaalam sa iyo na kung meron isang kapatid na tinuturing ang napakabuting kapatid, meron din kaming kaibigan na napakabuti. Si Brother Jose po,
ito po ang kaibigan na lahat ng iutos mo sa kanya sinusunod. Mahinhin ang kilos nito. Pero sigurado hindi kagaya sa iba dyan, boys. Ito, pag kumilos to, sigurado dahan-dahan lang. Ayan. Pero sure na sure yun. Ayan. Planadong planado. At saka gusto ko rin pong ipaalam kasi sabi ng MC natin, mamadilin ko lang. Ayan. Ano po? Huwag niyong kalimutan ang mga payo ng inyong mga magulang kasi laging sila nandyan. At syempre, ang Panginoon ang sentro ng inyong marriage. Okay. Mabuhay ang bagong kasal! Ayan. Salamat po. Maraming salamat, Sir Dario. Mabuhay si Sir Dario! Mabuhay! Thank you, sir. Salamat po. Nakakaiyak. Yung first date daw, yung first date. Ayun. Mayayain pa naman ako. Oo. Ayun. Nandito na rin ako sa unahan. Kaya magsasalita na ako. Ayun. Kaya Jose. Sa panahon na magkasama tayo. Ayan. O, hindi ako iiyak. Huwag nga kayo. Ayun. Tulad ng sinabi nila, the best ka. Mabait ka. Kahit minsan, nasasagad din yung patience mo sa mga bagay-bagay. Continue to be kind and be patient. Kung paanong yung mga bagay ay napagtsatsagaan mo. Pagtsagaan mo din yung mga bagay na hindi mo gusto. Kung mangyari yan sa marriage nyo, hindi naman ako pwedeng magpayo kasi wala pa rin naman akong ano. Yan, hindi pa naman ako kasal. Pero ang masasabi ko lang, pag dumating yung time na galit siya, huwag mo lang sasabayan. Ang babae, dapat hindi sinasabayan. Pag galit yan, galit yan. Suko ka lang. Oo. Laylo. Oo. Lagi yung tama, ang babae laging tama. Oo, di ba? Oo. Kaya, kahit mali yan, tama pa rin yan. Pag galit ka, galit din yan. Oo. Kaya pag nagalit yan, ikaw na yung lumambing. Oo. Kasi, kapag pataasan lang kayo ng pride, walang sumusuko. Lagi lang kayo mag-aaway. Oo. Oo, based on experience po. Oo. Kaya, si Ate Mildred, hindi pa naman ganun kakilala. Pero, matipid siyang umiti, pero alam ko, masaya siyang kasama ka. Kaya, sa'yo na lang yung, ano, yung masasabi ko. Just stay kind and be the person you are now, always. The person that you are now, always. Kind, pogi, mabait, lahat-lahat. Okay, ready? Ready? In 3, 2, one, and throw! Congratulations, ma'am! Ah, diba? You will now have the chance to find your true love. Balita ko rin, may mga single men daw din dito. May mga single men. Ay, may boyfriend siya. Saan pa yung boyfriend mo? Yung boyfriend si Romel, mo? And Romel, si sir? At Romel. Siya na lang. Ma'am, saan pa yung boyfriend niyo, ma'am? Andun. Yung boyfriend ni ma'am, please join us here. Yung boyfriend ni ma'am. Ayan, sir? Both? Woo! Sabay. Okay, sir. Okay lang ba? Isang kiss lang daw. Sabay lang daw tayo. Sabay, ah. Para sa picture. In 3, 2, 1, go. Kiss me.
Ayan, okay, okay. At dahil yung kiss hindi on the lips, no, meron kayong isang small consequence. Kailangan yung gayahin yung groom natin. Okay? Right now, this next segment is my favorite segment and it's called the garter removal. So as all of you know, si Sir Josik, ano po, kagalang-galang, isang kare-respeto-respeto na tao. Pero right now, after his song number, ngayon naman, sasayaw naman siya ng very, very light. Okay. Kaya naman, sir. Konting-konti lang. Very light lang. Medyo sexy. Kaya naman. Medyo seductive. Medyo malaswa. Ano mga 5%? Sir, start ID. On DJ, give me that sexy music. Alright! Para pa ka naman dyan. Para kay Sir Jose. Sabi ko, sir, 5% lang eh. 5% lang pa rin. May mga bata dito, bro. Ayan, dahalan tayo. Children under 18, please look away. And now, Sir Jose, you may get down and get that garter from your wife. Gamit ang inyong kamay o bibig. Dahil daw may mga bata, kamay na lang daw po. Ayan. Sir, dahan-dahan lang, sir. Dahan-dahan lang. Meron pa rin konting giling pa rin. Konting giling pa rin. Ayan. Ayan. Very light lang. Grabe, oh. Sexy, oh. Sir, yung garter lang kunin mo, sir. Yung garter lang, ha? And we have now successfully gotten the garter. One more big hand for Sir Jose. Now, ma'am, please stand. At ngayon, Mel, pare, are you ready? Are all of you ready for a mail? Yes? Okay, DJ, in 3, 2, 1, tada! Ah, okay, Romel! Nako po, sir! Pinagandaan! Uy, Brad, 10% lang, 10% lang, adaan-adaan lang! Oh, yeah! Ah, nako, may pagganyan pa! Okay, and now you may put that garter on. Every inch higher is more prosperity for our newlyweds, Jose and Mildred. When I say higher, you say? Higher! 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 Okay na yan! Palapakan naman dyan for Romel and soon to be Mrs. Romel. And now at this point in time, after... One. DJ. Also in my life. Mom and wife in the world, but I promise I will be the best mom and wife sa bubuin nating family. Palagi kong pagdarasaling guidance si Lord sa atin para maging harmonious at masaya yung family natin. Sa
It also means to make sure that for all your effort to make your spouse continually falling in love with you, you are to make sure that the supreme love of your spouse is not for you, but always for God. Sabi ko sa song, excited na ako kasama kong tumanda. Excited na akong makipagparamihan ng wrinkles. Pero alam kong madadaig mo. Susuportahan kita sa mga plano mo. Yung fruit diet mo, ready na ako doon. Bumili na ako ng 6-in-1 juicer para healthy living tayo. Para mas mahaba ang buhay. But I'm going to pray harder each day to make this marriage life that we will enter into a happy and more God-centered life. I want you here forever. Excited na ako, lalo na mamaya. Joke lang! Ulit. Excited na ako, kasama ka, tumanda. Di pa tapos. Summary yun. Kasi noon, bigyan ako ni Lord ng matangkad, mapagmahal, God-fearing, tapos may sense of humor. Oo. Well, binigay niya naman. Kaso nakalimutan kong specify na dapat yung jokes, hindi corny. Oo. Be heard in your home. May you be given seeds that will make you deeply understand the infinite love God has for His earthly children. And may the God of heaven be with you each moment of your life together. Amen. A very big hand for that beautiful video. A very big hand. Mildred and the family, thank you for accepting and taking Jose as a member of your family. Jose is the eldest among the three. They are all boys. Actually, I have
they are supposed to be poor, but we lose our daughter. She has a stillbirth. First, my son, marami pong nagsasabi na siya'y mabait, humble. It's really true. I got no problem with him. He'll stand as the father of my two younger sons when they lost their father in the family. But I'm so thankful that I have my in-laws. I want to introduce to you my in-law, my father-in-law, Mr. Epifanio Cabello, and the brothers of my late husband, Rudy, Manong Arthur. We have also Manang Wilma, and the husband Manong Simo. We have also the sister Ida, Florida, and Jeffrey, the husband. Please stand. And representative from the family Cabello. They all, my brother, actually he's not my husband, my brother, a friend. Ito po yung tumutulong sa amin. Actually, we are six in the family, in my family. I have also my brother here, Roger, and my ipag, Chris, and Jenny. Please stand. They all help me in rearing my children. And wala pong masyadong problema sa pamilya pag si Jose ang nagsasalita. Hindi lang po siya masyadong madada, pero isa lang po ng salita po niya, tumatalima na yung mga kapatid niya. And quite sure, Mildred, 100% po yan, anak ko yan. And thank you for accepting Jose. And sana Jose will always be as humble and as simple living as he is. With the family, and I know for sure they will raise their family in the eyes of God and as a one and a happy family as we expect them. Thank you and good evening. Thank you so much to the mother of our groom. And this time we have the parents of our bride, a very big hand for Mr. and Mrs. Romeo and Edevinia Suniega. Parang kulang po yata yung palakpakan for the parents of our bride. There we go. So one and all, good evening. Kala mo, sir, may takas ka. Wala kang takas. Yeah. We are also very proud to introduce to you our family. That is my husband. He's quite shy. We have three children. Two
two girls and one boy there. And he has a family already with, they have two kids, those two. And that is my daughter-in-law. Juliet. Juliet, where is my son-in-law? My son-in-law is also, that is the that is my firstborn, Juliet. She's also married. They are both engineers. And my son is also an engineer, Hudtek. My daughter-in-law is a food tech. They work together in New Zealand with her husband. And this is my youngest child. She is also an engineer in computer. So they are all engineers. Ano pa? Ha? Tang-tied na ako eh. Well, my message, Jose and Mildred, we are so grateful for having you as our child and son-in-law. We know that you will be happy together because we know that you are God-fearing since alam namin na you are God-fearing and so may nabasa ako na kwan eh sulat ni Mrs. White. Sabi niya, marriage is an institution wherein you will never graduate. So, Jose and Mildred, you are now, you have just enrolled into an institution wherein you will never graduate. Which means to say that an institution of learning wherein you are going to learn every day, you have to learn every day. What are the things that you have to learn? First, the characteristic of each other. So that you can adjust each other's characters. And remember that you can never change a man in his ways. What you have to do is to accept who he is or who she is. Hindi mo mababago ang ugali ng tao. Kung ano siya, tanggapin mo na lang para walang away. That is the remedy. Para makapag-adjust kayong dalawa, walang away yun. Tanggapan. Accepting each other's flaws. So while the years go by, you will be learning and learning each other. And then you will be, while you are learning each other, you will be adjusting each other to each other, then you will becoming happier and happier as years go by. Ganon ang marriage. And you will discover that when you will be there already. Totoo pa lang, sabi ni Mama, sabi niyo. Pag na-i-adjust nyo na ang ugali nyo sa bawat isa, na-accept nyo na, yun. Alam nyo na ang gagawin nyo sa bawat isa. At anyway, ang basis ng marriage is love. So, love is God. And if God is in your family, then with Jesus in the family, happy, happy home. Yun. Diba? So, you should always, and I know that your basis in getting married is your love.
it is God that is your basis. So, inaasahan namin at nakikita namin, we can just see your future that you will be happy together as God will be with you throughout your life journey. So, good luck, best wishes, and may God bless you more. Maraming salamat po sa pinagmanahan ng kagandahan ng ating bridal. Sana magmahalan kayo habang ang mundo ay mundo. Mabuhay ang bagong kasal. Talakpakan naman. Magmahalan. Thank you po sa lahat ng dumalo ngayong gabi. We're very grateful of your mere presence tonight. Even with this kind of weather, this kind of schedule, kami po yung nagpapasalamat at you celebrated our wedding with us, our day with us. Marami sa inyo, alam ko, na nanggaling pa sa province. Yung iba, hindi napapasok bukas sa office. Kasi gabi na, no? And malayo pa tong lugar. Well, despite of all those many consequences like that, you still made it here in this place just to celebrate this day with us. And nothing but thank you. I think the word thank you is not enough. Any word is not enough to para anuin po yung suklian po yung anyong pagpunta rito. And yun, may Diyos na po ang bahala po sa inyo. God bless to everyone. Kaya po, ma'am, what do you want to thank our guests? Tulad ng sinabi niya. Hindi, oo. Salamat sa pagdalo and for staying this late. Salamat na nag-stay kayo hanggang sa matapos yung program. Tsaka salamat dito. Hindi, ang laman, may laman to, yung mga envelope. Yan. Thank you. And ingat tayo sa pag-uwi. Sir, parang may nakalimutan kaya tang pasalamatan. What do you want to thank the person beside you for? What do you want to thank your wife for on this special day? Of course, thank you for this day. And to forever. Baby, that you allowed me to be part of your life. Lakas nun mga PBB teens. How about you, ma'am? What do you want to thank your husband for on this special day? Salamat. Mahaba. Hindi. Thank you kasi ano ba? Siya kasi magbabayad ng lahat. Thank you. Hindi, oo. Salamat kasi nagpakita ka rin, hindi ka naging runaway groom, ganun. So meron tayong forever talaga. Yun lang.